Alright, we are now live. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kampiyon dito sa Facebook, sa mga nanonood sa Facebook at sa mga nanonood dito sa TikTok. Welcome dito sa ating Usapang Ascenso Weekly. Okay, Usapang Ascenso Weekly. So ito ginagawa natin every Friday, 7 p.m. Philippines time, kung saan nagla-live ako for 30 minutes para mag-share sa inyo ng wisdom, experience, anything na kapupulutan nyo ng aral, na mag-i-inspire sa inyo para kunin nyo yung mga pangarap nyo. Alright? So, yun yung mga ginagawa natin ng mga content, all about inspiration, makapagbigay sa inyo ng inspiration para kunin mo yung pangarap nyo. Notuparin nyo yung mga pangarap nyo kasi kayang-kaya nyo naman talaga. Alright, so, sino dito sa inyo yung mga, dito sa mga nanonood dito sa Facebook, kasi natanong ko na dito sa TikTok eh, sino dito sa inyo yung mga nanonood dito sa Facebook na first time na manonood nitong ating Usapang Ascenso Weekly? Comment kayo dyan. Alright, comment kayo dyan. So, bigay muna tayo ng konting shoutout sa mga nandito na. Okay, so yan. Shoutout kay Margie, kay Ali. Ali ba yan? Ali, Mitch, kay Erdy, kay JP. Ayan, maraming salamat kay JP Talagtag. Nag-send siya ng stars. Alright. Kay Jeremy, kay Ronnie, Mylen, Christopher, Aiza, kay Omel, kay Gerald, kay Aaron, Julie, Ronel, kay Alfred. Ayan, ang dami ko pala dito mga estudyante ng Team Genuine Academy. Mga masisipag kong estudyante. Nakikita ko kasi sa ano nila eh. Yung mga profile picture nila. Alright, so yan. Magandang gabi sa inyo lahat. Okay, pasensya na hindi ko na kayo masya-shout out lahat. Kasi kailangan na natin dumako sa ating topic. Kasi limited time lang yung meron tayo. 30 minutes lang. It's already 7:06 p.m. Kaya meron na lang tayong 24 minutes. Alright, so para ano, para marami rin kayong matutunan agad dito sa ating training for tonight. So ngayon, ngayong gabi, before tayo mag-start pala, comment kayo dyan kung ready na kayo na magsimula na tayo. Comment kayo dyan ng ready. Okay, comment kayo dyan sa ilalim ng ready na para makapagsimula na tayo. I love you too, Romar. Okay, lalaki ako pero I love you too. Okay. So yan, comment kayo dyan ng ready na para magsimula na tayo kasi maganda yung topic natin for tonight. As usual, maganda naman talaga yung topic natin every night. Alright, so with that being said, no, ang topic natin for tonight is all about achievements. Okay, achievements. Ano yung unang pumapasok sa isipan mo kapag sinabing achievement? Kung ano yung unang pumasok sa isipan mo, yun na yung isagot mo. Huwag ka na mag-isip ng tamang sagot. Wala namang tamang sagot dito sa tanong ko. Ano yung unang pumasok sa isipan mo nung sinabi ko yung salitang achievements? Okay, sige nga. Mas maganda kung one word lang. Okay, kung one word lang, ilagay mo dyan sa comment section, one word. Ano yung unang pumasok sa isipan mo nung sinabing salitang achievement? Ay, honor, success, makapagtapos, time, freedom. Yan. Diba? Hard work, magandang buhay. Diba? Magtrabaho. Goals, proud, may narating, pera. Ayan. So yan, wala namang ano eh. Kung ano yung unang pumasok sa isipan mo, yun ang definition sa'yo ng achievements. Okay? Subjective naman na kasi ang achievement. Just like success, subjective lang, subjective rin naman yan eh. Okay, so achievements. Ano yung unang pumasok sa isipan ko dito sa salita na to nung nabasa ko to? Kasi itong mga topics na to, para at least magkaroon kayo ng idea, is mga one word topic lang siya talaga. Na kung ano yung unang pumasok sa isip nyo, at kung ano yung unang pumasok sa isip ko, yun yung i-discuss ko. Okay? Ngayon, nung nabasa ko itong salitang achievement, ang unang-unang pumasok sa isipan ko is yung meron kang mapatunayan. Okay? Meron kang mapatunayan. So, yun ang unang pumasok sa isipan ko. Kasi, marami sa inyo dyan, especially kayong mga nagsisimula na sa negosyo. Lalo-lalo na sa mga estudyante ko dito sa Team Genuine Academy. No? Ayun, may mga sumagot pa pala dito sa Facebook. Financial freedom, health, freedom, success, happiness. Ayan. Lahat naman yan tama kung yan ang definition nyo ng achievements eh. So, lalo-lalo na yung mga estudyante ko dito sa Team Genuine Academy, na nagsimula ka dito sa negosyo, nangarap ka, and sinimulan mong tuparin yung pangarap mo kasi ang dali-dali lang naman mangarap eh. Libre lang naman yan. Kaya nga, di ba, nasasabi ko minsan na libre na nga lang yung pangarap, wala ka pa. Diba? Ganun ka ba ka-cheap? Ganun ka ka-barat? Pangarap, libre, wala ka. Di ba? So ngayon, well, naintindihan ko naman yung iba kung bakit. Yung iba merong pangarap before, namatayan ng pangarap, di ba? Merong mga sumuko na sa pangarap. Well, naintindihan ko yung mga case na ganun. Pero, yun ang unang pumapasok sa isip ko kapag sinabing achievement, yung merong ka mapatunayan. Kasi the moment na nag-start ka na mangarap, and the moment na nag-start ka, madali lang mangarap eh, pero the moment na nag-start ka na gumawa ng aksyon,
para utay-utay mo na kunin yung pangarap na yon, palagi nyo itong tatandaan na magbubukas ang langit. It doesn't matter kung religious ka na tao, hindi, naniniwala ka sa Diyos o hindi, gumagawa lang ako ng figure of speech. Magbubukas ang langit, tapos bubuhusan ka, hindi ng pagpapala. Bubuhusan ka ng mga challenges. Okay? Bubuhusan ka ng mga challenges. Pero paulit-ulit ko nga sinasabi sa lahat ng mga videos ko, para sa inyong mga, ano, mga paulit-ulit na nanonood sa akin, ano yung paulit-ulit kong sinasabi? Pagdating sa mga challenges, para saan yung mga challenges na yun? Diba? Pag nagbukas yung langit, nangarap ka, sinubukan mong kunin yung pangarap mo, gumawa ka ng action, diba? So, sa case ng mga estudyante ko sa Team Genuine Academy, is nag-enroll sila sa Team Genuine Academy, ginawa nila yung first step. Diba? Bubukas ang langit, tapos magpapaulan ng mga challenges. Pero para saan ba yun? Para saan ba yun? Para saan yung mga challenges na yun? Para pahirapan ka? Para parusahan ka? Kasi kawawa ka naman, 'di ba? Galit sa iyo ang Diyos. Ano ba? Para saan ba 'yon? Para saan ba 'yon? Sino 'yung nakakaalala? Okay, para lumakas, para matuto. Okay, sino 'to? Ano 'yung okay, si Curti Van Nabe? Curti Van Nabe. Ano? Curti Van P Nabe? I-message mo nga ako, Curti Van. I-send mo sa akin 'yung GCash mo, bibigyan kita ng 200 pesos. Okay, i-message mo ako dito sa TikTok. Okay, dito kasi sa TikTok siya 'yung unang sumagot eh. 'Yun ang unang nakita ko. Ano 'yung Curti Van P Nabe? I-message mo ako. Okay? Send mo sa akin 'yung GCash mo, bibigyan kita ng 200 pesos. Right. So, every now and then, pag trip ko, namimigay ako ng ganyan. Pero ano 'yan? Kung kailan ko lang trip. Kung kailan ko feel. Okay, so yun, para lumakas. Tama yung sagot. Para matuto ka, para tumatag. Yun yung challenges na ibinibigay. Kasi ipine-prepare ka dun sa achievements na gusto mong makuha. Dun sa pangarap mo. Okay? So isa sa mga challenges, isa sa mga pinakamatinding challenges na nagpapasuko sa maraming wannabe entrepreneurs. Hindi wannabe, sorry. Mali yung term ko. Aspiring, mali yung term ko, aspiring entrepreneurs, sorry. Okay, isa sa mga pinakamatinding challenges na nagpapasuko sa mga aspiring entrepreneurs, sa mga sa inyo na gusto mo ring maging negosyante, na gusto mong maging successful, na gusto mong matupad yung mga pangarap mo, isa sa pinakamatinding challenge is kapag hinihila ka ng mga tao sa paligid mo pababa. Tama, correct, or right? Especially kung yung mga tao na yan ay yung mga tao na akala mo ay susuportahan ka. Akala mo maniniwala sa'yo. Akala mo is ichichir ka. Diba? Sila pa yung unang-una nahihila sa'yo pababa. Sila pa yung unang-una na magsasabi sa'yo na hindi mo kaya. Sila pa yung unang-una na magsasabi sa'yo na kalokohan yan. Diba? Maging realistic ka. Tama, correct, alright. Kasi kung sa ibang tao manggaling, konti lang naman ang sakit niyan eh, 'di ba? Sabihin nila sa iyo, wala ka namang mararating diyan, 'di ba? Kung sa ibang tao manggaling, so pakialam mo sa kanila. Diba? Pero pag galing sa magulang mo, galing sa mga kapatid mo, sa mga kamag-anak mo, sa mga close mo na kaibigan, galing sa asawa mo, sa girlfriend mo, sa boyfriend mo, ang sakit, 'di ba? Sobrang sakit. Naintindihan ko kayo kasi pinagdaanan ko rin yan before. Ni isa walang naniwala sa akin na magiging successful ako noong nagsisimula ako. Kasi naintindihan ko sila. Okay, naintindihan ko sila, which is pag-uusapan natin later on. So yan yung isa sa pinakamatinding nagpapasuko sa mga aspiring entrepreneurs. Kaya kung nararanasan mo yan at hindi mo kayang lampasan yan, diba? Kung nararanasan mo yan ngayon, sino sa inyo yung nakakaranas na ng ganun? Sino yung magiging honest na sasabihin mo na nararanasan ko na yan ngayon? Diba? Okay, maraming salamat kay Curvy Kabondokan. Okay, salamat, nag-send siya ng stars. Okay. Sino sa inyo yung ganun? Yung nakakaranas na ng ganun ngayon? Sige nga, i-comment nyo dyan sa ilalim. Ngayon, ito yung sasabihin ko sa inyo. Okay? Kung nararanasan mo yan ngayon, tapos hindi mo kaya, o sinasabi mo sa sarili mo na hindi ko kayang lampasan, o ayaw mong lampasan, okay? Kalimutan mo na lang yung mga pangarap mo. Yun yung motivation ko para sa inyo ngayon. Motivation, ano? Yan ang motivation ko para sa inyo ngayon. Kung nararanasan mo yun ngayon, di ba? Hinihila ka ng mga tao, yung mga mahal mo sa buhay, kung sino pa yung mga taong inaakala mo na maniniwala sa'yo, sila pa yung unang-una na humihila sa'yo pababa at hindi naniniwala sa'yo at hindi sumusuporta sa'yo,
Tapos sinasabi mo sa sarili mo na hindi mo kaya kasi dahil sa kanila, dahil hindi ka nila sinusuportahan, kalimutan mo na lang yung mga pangarap mo. Bumalik ka na lang sa kung saan ka nang galing. Akala mo sasabihin ko sa iyo, tuloy-tuloy ka lang. Maniwala ka lang sa sarili mo. Hindi. Sigurado marami na nagsasabi sa inyo yan. Which is totoo naman yun. Totoo naman talaga yun eh. Pero gusto kong marinig yung other side. Kasi katulad nga, real talk yung mga sinasabi ko. And madali, hindi na nga ako nakakapagbigay ng disclaimer. No? Para sa mga nagsisimula, sa mga first time na nanonood sa akin, real talk ako magsalita. Hindi ko sasabihin sa inyo kung ano yung gusto nyong marinig. Sasabihin ko sa inyo yung kailangan nyong marinig. Kahit nagalit kayo sa akin, wala akong pakialam. So yun, kapag ka, yun lang ang iniisip mo na magpapasuko sa iyo. Okay? Yung mga tao na pumipigil sa iyo, family members mo, which is alam kong masakit, naiintindihan ko masakit talaga 'yun. Okay? Masakit talaga 'yan kapag ka nakaka-experience ka ng ganun. Kasi ako mismo magulang ko hindi naniwala sa akin nung nalaman nung second father ko na nagnegosyo ako tapos umalis ako sa trabaho, pinalayas niya ako. 'Di ba? Yung nanay ko paulit-ulit for 6 years, paulit-ulit sinasabi sa akin na itigil mo na 'yan. Magtrabaho ka na lang, mag-aral ka na lang ulit, magtapos ka na lang ulit para makapagtrabaho ka ng maganda, paulit-ulit for 6 years. Okay, kaya alam ko yung pakiramdam. 6 na taon yun ha, 6 na taon. Tapos ikaw, nasabihan ka lang ng kalokohan yan, hindi yan totoo. Nasabihan ka lang 1 beses, 2 beses, 1 linggo, 1 buwan, iiyak-iyak ka na. Well, yun yung sinasabi ko sa inyo. Is parte yan ng challenges para makuha mo yung mga bagay na gusto mo. Okay? Maraming salamat, Judith Espina. So, yon. Parte yan ng mga challenges. Kaya, sinasabi ko na ito sa inyo ngayon para sa inyong hindi pa nakakaranas kasi mararanasan mo yan eh. At para sa inyong mga nakakaranas na para maging aware ka. Kasi kung yan lang yung magpapasuko sa'yo, kalimutan mo na yung mga pangarap mo. Okay? Kalimutan mo na yung mga pangarap mo. Kung yan lang yung magpapasuko sa'yo, pamilya mo, masakit, pero once na malampasan mo yan, isa yan sa mga pinakamagagandang challenges na pag nalampasan mo, mas malapit ka na sa goals mo. Mas malapit ka na sa una mong breakthrough. Kasi yun yung pinaka-common eh. Sa amin nga, especially sa Team Genuine Academy, kapag meron sa aming nagsishare, sa aming mga leaders, meron nagsishare sa amin na sinusuportahan siya ng family niya, nagugulat kami. Alam mo, hindi kami makapaniwala. Once in a blue moon. Mas nagano pa kami, mas nawiwirduhan pa kami sa ganun. Hindi kami nawiwirduhan dun sa tao. Nawiwirduhan kami sa ganung sitwasyon. Talaga, sinusuportahan ka? Grabe no, kakaiba yun ha. Ngayon ko lang narinig yan ha. De joke lang. Pero napakadalang kasi mangyari nun. So, balik tayo dun sa sinasabi ko. Maraming salamat kay Faye Macazar. Okay, balik tayo dun sa sinasabi ko na yung naintindihan ko sila na part. Hindi pa ako successful, naintindihan ko na sila. Bakit sila ganun? Ito yung palagi nyo tatandaan. Bakit sila ganun? Bakit hindi kanila sinusuportahan? Kasi kilala kanila. Kilala kanila. Yun ang reason kung bakit. Lalong-lalo na kung addict ka sa games, addict ka sa ML, katulad ko, mabarkada ka, katulad ko, pasaway ka, katulad ko, hindi ka mautusan, katulad ko, tamad ka sa gawaing bahay, katulad ko, may bisyo ka, katulad ko, dati, hindi na ako nagbibisyo ngayon, suwail ka, katulad ko, black sheep ka ng pamilya, katulad ko, hindi ka matino sa pag-aaral, pabaya ka sa pag-aaral, katulad ko, yun ang reason kung ba't di sila naniniwala sa'yo. Bakit nila sinasabi na kalokohan ginagawa mo, wala kang mararating dyan? Kasi kilala ka nila eh. Kasi ilagay mo rin yung sarili mo sa posisyon nila. What if ikaw yung magulang na may anak ka na ganun, maniniwala ka ba sa kanya? Na yun ang pinapakita niya sa'yo? Tapos sasabihin, pangarap, aasenso, yayaman. Nakikita niyo yung point? So, ito yung palagi niyong tatandaan. Kilala ka kasi nila. Okay? Kilala ka kasi nila. And palagi niyo rin itong tatandaan na yung friends mo, family mo, relatives mo, parents mo, or kung sino man ang taong malalapit sa'yo, palagi mo itong tatandaan na hindi sila trained. Hindi sila na-train para tingnan kung sino ka in the future. Hindi sila na-train para makita yung ginto o yung diamante sa'yo. Hindi sila trained para makita yung potential mo para maging successful. Hindi sila trained na ganon. Walang training sa school na ganon. Walang nagtuturo ng ganon. Meron ba kayo narinig na course na ganon? No? Paano mo makikita yung potential ng ibang tao? Meron bang ganon sa school? Wala. Ang nakikita lang natin, na-train tayo. Lumaki tayo, special family natin. Na-train tayo. Even naman ikaw, ganun ka rin eh.
Di ba? Kung meron ka makikita mga tambay, kung may kakilala ka mga tambay diyan, may barkada ka mga tambay diyan, maniniwala ka ba kung sasabihin niya na aasenso siya? Di ba? Tatawanan mo nga rin siya eh. Ganun kalim. Di ba? Karma-karma lang 'yan. So, hindi tayo trained para makita yung potential ng ibang tao. So, ganun yung parents mo, yung family mo. Kaya hindi nila nakikita. Na-trained lang sila para makita ka kung sino ka ngayon at kung sino ka noon. Pero yung future mo, yung magandang future na naghintay sa'yo, hindi na nila nakikita yan. So, dito na papasok sina mentor. Dito na papasok yung mga taong naging successful, sila yung nakakakita. That is one of the reason why gumagawa ako ng mga ganitong content. That is one of the reason why gumagawa ako ng mga ganitong klase ng videos. Ginawa ko yung Team Genuine Academy, ginawa ko yung Usapang Ascenso Weekly, Usapang Ascenso Exclusive, ginawa ko yung nasa YouTube channel ko, nasa TikTok ko, is para ipaalam sa inyo kung ano yung potential na nakikita ko para sa inyo. Kasi lahat naman tayo may potential talaga maging successful. Take note, potential. Nasa sa atin, nasa bawat isa sa atin yun kung palalaguin natin yung potential na yon para mag-manifest siya, para lumabas siya, or hindi na lang, maniwala lang tayo doon sa mga taong sabing wala tayong mararating. Choice natin ng bawat isa sa atin yon. So, merong mga tao na, well, pinili na nila na maghihirap na lang talaga sila pang habang buhay. Realidad nila yon. Hindi mo realidad yon. Hindi porket sila, tanggap na nila na magiging talunan lang sila pang habang buhay, eh, itutulad ka nila sa kanila at sasabihin nila sa'yo na hindi mo rin kaya, choice mo kung maniniwala ka sa kanya o hindi. So, dito yung papasok sina mentor. Dito papasok yung mga coaches, yung mga leaders, kasi kami yung nakakakita kung ano yung successful version mo. Okay? Kami yung nakakakita kung ano yung pwede mong marating sa buhay. Depende sa kung ano yung... Kami nakakita ng potential mo eh. And that is the reason why ginawa ko yung Team Genuine Academy para ilabas yung potential na yon. Pero hindi naman lahat... hindi yung Team Genuine Academy ang maglalabas lang ng potential mo kung wala ka namang gagawing action sa mga ituturo ko sa'yo. That's the same with every content na ginagawa ko, with every video na ginagawa ko. It's the same. Walang kwenta to lahat kung wala ka namang gagawin. Yung iba kasi sa inyo, ginagawa niyong entertainment yung mga videos ko eh. Di ba? Ay grabe, motivated ako ngayon. Next. Di ba? Ay grabe, ang ganda ng video, na-motivate ako. Next video. Oh, mga nakakatawang sumasayaw naman. Walang kwenta. Nagsasayang ka lang ng buhay mo. So, yun yung nakikita namin. Kaya, meron totoo talaga yung kasabihan na almost every time, kung sino pa yung mga taong hindi mo kaano-ano, hindi mo kadugo, sila pa yung susuporta sa'yo, sila pa yung maniniwala sa'yo na kaya mong umasenso. Napapansin nyo ba yun? Di ba? For example, ito na. Andito ako, hindi mo ako kilala. Okay, baka first time mo ako napanood. Hindi kita kadugo. Hindi tayo magkaano-ano. Di mo pa ako namimit. Pero naniniwala ako sa'yo na kaya mong maging successful. Naniniwala ako sa'yo na kaya mong makaahon sa kahirapan. Naniniwala ako sa'yo na ikaw yung unang magiging milyonaryo sa pamilya mo. Naniniwala ako sa'yo na kaya mong mabayaran lahat ng utang mo. Na kaya mong magkaroon ng time and financial freedom. Most of the time, yung mga tao talagang hindi mo kaano, hindi mo kadugo, sila pa yung unang maniniwala sa'yo. Kasi, in-explain ko na sa inyo yung reason ha. In-explain ko na sa inyo yung reason. Kasi yung family mo, hindi sila trained para makita yung potential success mo. Hindi sila trained para makita yung successful version mo. Kami yun. Kami yung trained na ganon. Parang, kaya ako nasabi na kami yung trained na ganon kasi successful kami. Nagawa namin eh. Kaya kung mapapansin mo, almost every time, maraming salamat kay Ronnie Navarro, almost every time mapapansin mo, yung mga tao na nagsasabi sa'yo na kaya mo, na may mararating ka sa buhay, na magiging successful ka, is yung mga taong nakarating na din. Napakadalang. Okay, ito, once in a blue moon, na merong tao na magsasabi sa'yo na kaya mo maging successful, tapos siya hindi niya nagawa. Sobrang dalang yan. Okay, sobrang, ano yan, sobrang unique. Napakadalang mangyari nun. Seldom. Very rare. Rare na, very pa. Di ba? Very rare na mangyari na merong tao na magsasabi sa'yo na kaya mong maging successful pero siya hindi naging successful. Sobrang dalang yan. Ang madalas magsasabi sa'yo ng ganon is yung mga tao naging successful na. Tingnan mo na mabuti yun ha. Isipin mo na mabuti. Yung mga tao hindi naniniwala sa'yo, hindi sumusuporta sa'yo, tingnan mo yung buhay na meron sila. Ha? Kasi nga, hindi sila trained eh. Para makita yung ganon. Bakit kanila, papaano kanila mahihila pataas? Diba? Papaano kanila mahihila pataas? Diba?
kung sila mismo nasa baba. Isipin nyo na mabuti yan, ha? Paano kanila hihilahin pataas kung sila mismo nasa baba? Kaya sinasabi ko, di ba, pag napakadalang na mayroong taon magsasabi sa'yo na kaya mo rin, na magiging successful ka, tapos siya hindi naging successful. Napakadalang na mayroong tao sa ilalim mo na itutula ka pataas. Sobrang dalang mangyari niyan. Almost every time, yung mga tao nasa ilalim mo, hihilahin ka pababa. At yung mga taong nasa taas mo, yung mga merong narating, sila yung hihila sa'yo paangat. Sila yung hihila sa'yo pataas. Gigits nyo? Marami bang natututunan so far? Ayos ba? So yun yung palagi nyong iisipin, ha? Para maintindihan yung side nila. Kung bakit sila ganun. Kung bakit hindi kanila sinusuportahan. Kung bakit hindi sila naniniwala. Ngayon, before tayo matapos, okay, meron na lang tayong 5 minutes. Before tayo matapos, ito yung question. Gusto nyo bang malaman kung papaano nyo sila mapapaniwala? Gusto nyo bang malaman kung papaano kanila susuportahan? Sige nga, comment nyo nga dyan kung gusto. No? Comment kayo dyan ng gusto. Kung gusto mo malaman kung paano sila maniniwala sa'yo. Kung paano kanila susuportahan. Ano yung kailangan mong gawin para suportahan kanila? Ano yung kailangan mong gawin para maniwala sila sa'yo? Yung mga taong hindi naniniwala sa'yo. Ito yung palagi niyong tatandaan. Okay? Acronym ito. PLAC. Okay? PLAC. Okay. Alam na ni Andro. PLAC. Ano yung PLAC? Sige nga, yung mga nakakaalam ng PLAC, i-comment nyo dyan sa ilalim. Ano ibig sabihin ng PLAC? P-L-A-K. PLAC. Pera lang ang katapat. Pera lang ang katapat. Walang kahit na anong salita, walang kahit na anong pakikipag-argumento mo ang magpapaniwala sa kanila. Walang kahit na anong sabihin mo ang magpapaniwala sa kanila. Kundi pera lang ang katapat. Which is your achievements. Yung resulta mo. Yun ang magsasalita para sa'yo. Pag nagkaroon ka ng malaking resulta na hindi nila kayang paniwalaan, that's the time maniniwala na sila sa'yo. For example, ang kaya lang paniwalaan ng isipan nila is kaya mo lang kumita ng 15,000 per month kasi yung sinasahod nila per month. Tapos kumita ka ng 15,000 per month din pero unemployed ka kasi negosyante ka. Or mas maganda, mas malaki pa doon, 20,000 per month, 30, 50, 100. Ay, awan ko na lang, di pa yan maniwala. Ma-pride na lang yan kapag di pa yan naniwala. Ma-pride lang yan, ayaw niyang tanggapin sa sarili niya. Meron kasi mga ganun tao. Meron mga ganun. Sobrang taas ng pride nila, hindi nila kayang aminin na nagkamali sila, na hindi sila naniwala sa'yo. May mga ganun pa rin tao. Pero at the end of the day, kahit pag ganun sila, kahit na ma-pride sila, at the end of the day, kumikita ka ng malaki. Kaya pera lang ang katapat. Yan ang katotohanan sa ayaw mo at sa gusto. Kung sino yung may pera, siya yung may boses. Hindi yun unfair. Hindi yun unfair. Kasi kung sasabihin mong unfair, so ibig sabihin pala, walang kwenta yung mga paghihirap nitong mga taon na to na nanggaling sa hirap tapos umasenso. Kasi may pera na sila ngayon, eh. So walang kwenta yung pinaghihirap nila. Unfair yun, unfair. Hindi unfair yun. Lalo-lalo para sa mga tao na nagsumikap na umasenso. Pera lang talaga yung katapat, eh. Pera yung nagsasalita. Yan ang katotohanan sa ayaw mo at sa gusto. Kontrahin mo man o hindi, walang pakialam ang mundo sa nararamdaman natin. Yan ang palagi mong tatandaan. Hindi, kaya ko silang kumbinsihin. O sige, subukan mo. Kukumbinsihin ko sila kahit di pa ako kumikita. Sige, pagtatawanan ka lang niyang mga yan. Tatawanan ka lang nila ng tatawanan. Hanggat wala kang naipapakitang resulta, hanggat wala kang naipapakitang achievements, hindi sila maniniwala sa'yo kahit kailan. Yan ang totoo. Okay? Kasi ito, for example, okay, bago tayo matapos, isipin nyo to. Parents mo, family mo, asawa mo, di naniniwala sa'yo. Tapos sasabihin sa'yo, tumigil ka na. Diba? Ano yun? Tigil mo na yung kalokohan mo na yan. Magtrabaho ka na lang, bla bla bla. Diba? Lalo na sa inyong mga nagninegosyo na. Yung taong nagsasabi sa inyo, especially kung family mo, lalo na kung family mo, bigyan mo 20 milyong nanay mo o tatay mo na nagsasabi sa'yo ng ganun. Pang grocery nyo, tigilan nyo ako. Or pang shopping nyo, ubusin nyo, bahala kayo kung saan nyo gagamitin yan, tigilan nyo po ako.
Yung asawa mo, palagi kang dinadakdakan, tigil mo na yung kalokohan na yun, maghanap ka na ng trabaho, blablabla. O sige, mahani, o, 20 mil. Yan na yung last na ibibigay ko sa'yo, honey, ha? Kasi pinatitigil mo na ako, eh. Yan yung kinita ko. O yan, 20 mil. Last na yan. Titigil na ako. Ano sabihin sa'yo ng asawa mo? Ah, hindi, joke lang. Di ka naman mabiro, eh. Okay, so yan ang totoo. Kahit anong gusto mong gawin, kahit anong paniniwala mo sa mundo, sa buhay, walang pakialam ang mundo sa nararamdaman natin, yun ang totoo. Pera lang ang katapat. Alright, so I hope na marami kayong natutunan dito sa training na ito, and I hope na na-inspire kayo sa 30 minutes na ibinigay ko sa inyo, and sana makita-kita tayo next Friday, 7 p.m. Philippines time. So kung marami kayong natutunan sa 30-minute video na ito, I highly recommend na mag-subscribe kayo dun sa aking Carl Serrano Facebook page. Hanapin nyo yun. Sa mga nanonood dito sa TikTok, punta kayo sa Facebook, makikita nyo yung... Hanapin nyo yung Carl Serrano. Same ng spelling ng pangalan. K ha? K. K, hindi C. K, tapos double R yung Serrano. Tapos kung alin dun yung may pinakamaraming, ano, na pinakamaraming followers na Facebook page, pwede kayo mag-subscribe doon, 99 pesos per month, kung saan magkakaroon tayo ng ganitong training din, pero sa mas mahabang oras, and at the same time, masasagot ko yung mga katanungan nyo. So kung ikaw ay estudyante na ng Team Genuine Academy, hindi nyo na kailangan to. Hindi nyo na kailangan. Nasa Team Genuine Academy na lahat. Gawin nyo na lang, sundin nyo na lang kung ano yung mga tinuturo ko doon. Alright? So, kita-kits tayo next Friday, 7 p.m. Philippines time, para sa Usapang Ascenso Weekly. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye and God bless.